Para po sa ating unang procedure ay hiwain muna natin yung apat na peraso ng ating saging. So slice lang natin ng ganito, pwedeng maninipis, pwedeng malalaki. Gagawin lang natin siyang ipang-toppings mamaya. Ayan guys, nakadepende po sa iyo kung anong klaseng saging inyong pwedeng gamitin dito. Pwede kayong gumamit ng lakatan, pwede rin kayong gumamit ng saging saba. Siguraduhin niyo lang na hinog na or matamis na ang inyong saging na gagamitin dito. Pagkatapos ay set aside lang muna natin siya. Pag-chop na natin, at then ibabad natin siya sa tubig para hindi ito mangitin. Pagkatapos ay kuha lang tayo ng dalawang piraso ng ating saging sa saging. And then smash lang natin siya. Tatlong piraso pala yun. So smash lang natin gamit yung tinidor. Bali guys, ang nagamit natin ditong saging ay 7 piraso ng ating saging. Kung ganitong kaliliit na saging yung gagamitin. Pero kung saging saba ang yung gagamitin ay pwede naman kahit 5 lang. Siguraduhin lang natin na madurog po ng mabuti para hindi siya magbuo-buo mamaya. Pagkatapos maglagay tayo ng 1/2 cup ng ating brown sugar, 1 cup ng ating all-purpose flour, 1 teaspoon ng ating baking powder at konting cinnamon. Optional lang yung ating cinnamon guys. Kung wala kayo niyan ay pwede naman hindi nyo na lang lagyan. Pagkatapos ay mix lang natin siya at mag-crack na tayo ng 3 buong itlog. Iyan, brown eggs ang ating ginamit dito para organic. And then mix lang natin siya. 4 itlog pala yun guys. Mix lang natin hanggang mag-combine lahat ng ating mga nilagay na ingredients dito. Siguraduhin lang natin na ma-mix natin ng maigi yung ating mga ingredients. Pagkatapos maglagay tayo ng 1/3 cup ng ating tubig, or kung meron kayong gatas or milk ay pwedeng-pwede din yon. And then mix lang natin siya hanggang maging smooth na nga yung consistency ng ating batter. So okay na to, set aside lang natin and then magluluto na tayo. Kunin muna natin yung ating induction cooker, buksan natin siya at ilagay na natin yung ating frying pan. Low medium na apoy lang ang ating gagamitin dito and then maglagay tayo ng konting oil lang para hindi dumikit yung ating batter dito. And then grease lang natin gamit yung brush para kumalat ito. Kahit naman medyo non-stick na yung ating frying pan, ay maglagay ulit tayo ng oil para hindi talaga ito tumikit. Pagkatapos ay ibuhos na natin yung ating butter dito. At pagkatapos, tutuin na lang natin siya ng 10 to 15 minutes in a low na apoy. Ayan, so after 5 minutes guys, ay buksan natin siya. And then ilalagay na natin yung ating hiniwang saging. So ibudbud mo lang yan lahat. Pwede kayong pwede kayong maglagay dito ng chocolate chips or saging, pero nakadepende yan sa iyo kung ano ang gusto mong ilagay. Dahil nga banana to, saging yung ating ilalagay. Ano raw? Ayan. Mas maraming saging, mas masarap guys. Pagkatapos, takpan lang natin and then lutuin na lang natin siya ng another 10 minutes na lang. Ayan, kung makikita nyo guys, luto na siya. Okay na to. Takpan ulit natin. Antayin lang natin siya guys na umalsa pa yung ating banana cake. Tulad yun guys, umalsa na siya. So, papatayin na natin yung ating apoy dito. Or wait lang tayo ng another 3 minutes na lang. Ayan, medyo lakasan na natin yung ating apoy, pero for 3 minutes lang yan guys. So after 3 minutes, ito na nga guys, luto na. Patayin na natin yung ating apoy. At antayin lang natin na mag-cool down yung ating banana cake. Bago natin ito, hiwain at kainin.
Ayan. So, meron lang po tayo dito ng plate at nililipat natin yung ating banana cake. Pagkatapos ay hihiwain na natin siya, guys. Na parang pizza. O, diba? Napakadaling gawin lang. At napakasarap pa. Hindi mo na kailangan ng oven. Hindi mo rin kailangan ng microwave. Talagang pan lang ay makakagawa ka na ng napakasarap na pizza banana cake. So, ayan, guys. Tara na. At game time na tayo. Ayan, guys, napakasarap talaga niya. At lasang cake talaga kahit hindi natin siya ibinake sa oven. O, diba, napakadaling gawin lang ito. Hindi mo akalain. Pwede pala natin i-pan fry yung ating cake dito. Diba, napakadaling gawin lang. Basta siguraduhin lang natin na yung ating saging ay hinog na hinog. Ayan, guys, maraming salamat po sa panonood. I hope ay meron po kayong natutunan dito sa ating napakasarap na pizza banana cake. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe at mag-follow sa ating Facebook page dahil malapit na tayong mag 15,000 followers. Maraming salamat sa panonood. I hope ay meron po kayong natutunan dito sa ating napakasarap na recipe. Thank you for watching. Stay safe. God bless and see you again sa ating mga susunod na mga recipes. Bye, guys!